Magandang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayapag at panapon para sa Matag Luzon na imbaga malam, masantosyang araw at marahay na hapon. Para sa ating mga kapatid sa Visayas, maayong hapon, maupay nga kulob, maayong ugto. At para sa mga taga Mindanao, Assalamualaikum, malingkat mahapon, mapiya katua, alongan, buenas tardes. Para naman po sa ating mga panauhing banyaga, good afternoon, annyeonghaseyo, konnichiwa, salamat siyang, shangguhao. Welcome po sa ating mga regular na tagapakinig at tagapanood dito sa Zoom at sa ating Facebook Live. Hello po sa inyong lahat at welcome po sa ating ika-48th episode ng the Filipino Sustainable Development Goals or SDG Action Hour. Ito po ang ating lingguhang kumustahan at kwentuhan para sa maganda, maayos, mabuti at makabuluhang kinabukasan na isang oras na hitik na talakayan ng mga usaping napapanahon. At sa hapon pong ito, nasa usapin din po tayo ng baha sa Pampanga at Bulacan. Noong August 22 at September 4 nga po ay nagkaroon ng symposium workshop ang Future Earth Philippines sa San Fernando, Pampanga para malaman ang ugat at mga epekto ng problema ng pagbaha. And this afternoon po, ang ating episode ay pinamagatang A Response to the Workshop Outputs on the Flooding Problem in Pampanga and Bulacan, kung saan we will be hearing some responses from our stakeholders mula sa dalawang munisipalidad na labis na apektuhan ng nasabing problema. From Pampanga, we have the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer 5 of Makabebe, Pampanga. He also served as the Municipal Administrator from 2014 to 2020 at nagtapos po siya ng Master in Public Administration from the Ateneo School of Governance. Everyone, let's welcome Mr. Joman S. Cruz. Good afternoon po, sir. Mula naman po sa lalawigan ng Bulacan, we have the Municipal Planning and Development Coordinator of Hagone, Bulacan. Previously, he also served as Project Development Officer 2 sa Provincial Planning and Development Office ng Provincial Government ng Bulacan. Nagtapos po siya ng Master in Public Administration, Major in Research and Development Planning sa La Consolacion University, Philippines, Malolos City, Bulacan, at isa din po siyang Licensed Environmental Planner. Everyone, please welcome ENP Marvin M. Reyes. Good afternoon po, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. At para po simulan na po ang ating SDG Action Hour, let us first watch a recorded presentation on the summary of symposium outputs. The recorded presentation will be given by Dr. Segundo Joaquin Romero Jr., a Future Earth Fellow, Professorial Lecturer at the Ateneo de Manila University, at ang President ng University and Councils Network on Innovation for Inclusive Development in Southeast Asia, or UNITSEA. Let us watch the recorded presentation. The nature, causes, and consequences of the worsening, widening, and persisting flooding in Pampanga and Bulacan towns. This presents the consolidated understanding of scientists, government officials, academics, local government leaders, civil society organizations, and community leaders. Ito po ay resulta ng tatlong araw na field day visits ng mga miyembro ng Future Earth Philippines to the flooded towns of Apalit, Makabebe, Masantol, and Sasmuan in Pampanga at ang mga bayan na Kalumpit, Bulacan, at Hagonoy sa Bulacan noong July. Ito pong mga field visits na ito ay ibinahagi sa dalawang araw na multi-stakeholder workshops attended by about 100 participants in San Fernando in August, which were co-organized by the regional and provincial science and technology offices of Pampanga and Bulacan. The DPWH, DNR, NEDA, DOST, regional offices, the DA, at mga local governments. Ito po din po ay dinaluhan ng mga representatives ng mga regional universities kasama na ang Bulacan State University at ang Central Luzon State University.
Flooding is a regional concern. Ito po ang most important insight ng FEP in studying the flooding in Pampanga, Bulacan. Hindi na po ito solvable at the neighborhood, barangay, municipality, city, at even provincial level. It is a problem that is properly examined and addressed at the regional level. Isa din po naming napagtanto ay ang the actions of provinces, cities, and municipalities, while well-intentioned, are likely to be at cross-purposes with one another unless they are placed in a regional context where their interactions and the consequences of these actions can be analyzed. Already, there is some evidence that localized solutions like dikes, raising of streets incrementally as the flood waters rise over the years, only serve to disturb the natural flow of water, delaying its recession in many areas. So, yung focal problem po, as stated, is the worsening, widening, and persisting flooding in Pampanga and Bulacan towns. Yung worsening speaks to the higher level of the flood. Widening speaks to the increasing spatial coverage of the floods, and persisting speaks to the continuing, recurring, and nearly permanent condition of flooding. Flood-affected spaces. The problem tree breaks down the observed conditions of this flooding into flooded streets, flooded schools, flooded houses, flooded government offices, flooded rice fields and workspaces, and flooded commercial, religious, cultural, and social spaces. So ito po yung makikita po ninyo, kalahati yan ng problem tree. Nakikita nyo dito sa baba yung worsening, widening, and persistent flooding. Pagkatapos ito po yung flooded streets, flooded schools, flooded houses, flooded government offices, flooded fields, rice fields, and workspaces, and flooded commercial, religious offices, and other spaces, social spaces. So ito po yung mga linkages. Papunta po yan dito sa itaas, sun saan natin makikita na deterioration in the quality of life of the people of the flooded towns of Pampanga and Bulacan. Yan po yung pinakamataas dyan sa ating consequences. So, yung flooded streets po, alam natin, leads to traffic congestion and poor mobility and access for the people. And these consequences contribute to damages to property, rusting and rotting vehicles, deteriorated streets. Ito po naman ay nakaka-contribute din sa hirap sa mga household and community resources dahil sa increase ng repair and adaptation as well as emergency response costs, difficulty in reaching vulnerable and at-risk populations. This also increases the financial burden on government and could develop into economic crisis. Interrupted social and economic services, food, energy, health, and healthcare services. Now, this worsened economic situation would translate to the poor quality of life of people in the flooded towns of Pampanga and Bulacan. And yung flooded schools naman lead to damage to school property and poor student performance over time. This will lead to poor career and livelihood opportunities for the affected students. This will contribute to the strain on household and community resources and will likely increase poverty of households and contribute to the poor quality of life of the people in the flooded towns. Kung flooded houses po naman, ang dami po ng mga consequences nito. Houses are damaged, families are displaced, water sources are contaminated. There is prevalent food and waterborne diseases, adverse ecological impacts on residents increase, and basic services to homes are disrupted. At yung disease due to unsanitary surroundings leads to higher mobility and morbidity and mortality. Disruption of basic services and social interactions leads to loss of community life. And along with adverse psychological states of residents leads to the poor quality of life of the people.
Then, flooded government offices, as we know, lead to disruption of basic services, solid waste collection, disaster relief, fire and police services, public order and safety. And this contributes to the loss of community life and eventually to the poor quality of life of the people in the flooded towns of Pampanga and Bulacan. It also causes the disruption of livelihood and economic activities. This leads to the loss of income for families. When generalized, this could lead to economic crisis, lack of money, lack of food, lack of capital for livelihood activities. And this will contribute to poor quality of life of the people in the flooded towns of Pampanga and Bulacan. Yun naman pong flooded commercial, religious, cultural, and social spaces leads to losses of community life apart from obvious difficulties as buying essential goods and services, attending religious and cultural activities, and this will contribute to the poor quality of life. Now, the hierarchy of causes so far, we have detailed the adverse consequences of worsening, widening, and persisting floods. But how about the causes of these flooding conditions? So ito naman po yung nasa baba, yung lower half ng ating problem tree. So makikita po natin dito nakalagay sa immediate causes, excessive rainfall, clogged drainage system, soil erosion, heavily silted rivers and waterways, ground subsidence, sea level rise in Manila Bay, and obstruction of natural drainage systems. Yan po yung naka-enumerate dito. At magkakaroon po ng 13 secondary causes that generally talk about environmental mismanagement. These are the proliferation of informal settlements along rivers and waterways, inadequate maintenance of drainage infrastructure, improper solid waste disposal, fragmented design and implementation of flood control systems, and the continuing movement of the deposits from the Mount Pinatubo eruption at denuded upstream watersheds. Meron din pong indiscriminate logging and quarrying, loss of natural flood barriers, overextraction of groundwater, loss of mangroves along coastal areas of Manila Bay, illegal fish pond structures, unsound placement of large infrastructure, and climate change. Na siya naman po ang nagkukos ng excessive rainfall. At pababa po ng pababa, makikita natin meron pa po namang tertiary causes. Ito naman po ay patungkol sa poor governance. A third layer of causes are in turn responsible for these secondary causes. Ito naman po ay ang lack of government programs to resettle flooded communities. Unwillingness of flooded communities to resettle. Mukhang kahit na binabaha sila, gusto nila na doon pa rin sila mag-stay. Poor design and construction of drainage and flood control systems. Poor enforcement of environmental laws and regulations. At improper issuance of logging, quarrying, groundwater, and fish pond licenses. Meron pa po na root causes yan, improper psychological attachment to flooded communities, absence of regional flood and drainage strategy and plan, lack of interlocal government cooperation and coordination, and lack of coordination among national and local government agencies and offices. So, meron pa rin po kaming na-trace na mas malalim pa yan. Ito naman ay yung lack of citizen organization and response to the flooding problem and the absence of effective strategic plans at the regional and landscape level. So, kulang po tayo ng pagtingin sa malawakang problema gaya po na pinapakita dito sa mapa na ito. So, generally, there has been poor science and lack of commitment. These are
driven by lack of official and citizen understanding of the geophysical and environmental causes of the flooding problems. Nakita po namin na yung Mount Pinatubo eruption na nagbababa ng lahar ay isa sa mga pinakamatinding causes of the flooding that we have experienced since 1991 po yan. And the lack of government resolve and commitment to solve the flooding problem kasi po ay talagang malawakan na yan at parang napakalaking pera ang dapat na gastahin para masolusyonan yan. So the worsening, widening, and persistent flooding of Pampanga and Bulacan towns is a regional scale problem and cannot be addressed solely at the provincial and municipal levels gaya po ng nasabi namin. Ang Future Earth Philippines po at ang kanyang mga partners na gumawa ng mga workshops at pag-aaral, we stand ready to assist the RDC in this endeavor. So yan po ang dulo ng aming presentation. Maraming salamat po. So that was the recorded presentation po of Sir Doy for the symposium outputs para po sa naganap na dalawang symposium ng FEP sa Pampanga. May we request our panelists po, our guests, to open their camera and we can start the discussion and Q&A. Kung mayroon po tayong tanong from our panelists and our participants, we are now ready to entertain your questions po. May I just first request Sir Jomel and Sir Marvin to please turn on your cameras po if it's possible. Thank you po. May tanong na po ba tayo para sa ating mga guests from our panelists or sa ating mga participants? Magandang hapon po, Sir Jomel Cruz. Nagkita po tayo noon sa Makabebe. Tayo. Maaari niyo po bang sabihin ko ano ang impression niyo dito sa nabuong problem tree ng ating pagsasama-sama dito sa pag-iisip kung paano ang mga problema at anong later on anong maaaring gawin. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po isang malaking pasasalamat at binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang maging bahagi nitong pag-uusap na to. At unang-una po, napakalawak ng ating na-accomplish no, dun sa dalawang araw na symposium na ginawa po natin dahil sa aking pong palagay or opinion ay nakita po natin talaga as presented earlier kung ano yung nagiging problema at ano ang mga nagiging epekto ng malawakang pagbaha. Hindi lamang po dito sa bayan ng Makabebe, kundi sa buong rehiyon, no? Particular na ang Pampanga at Bulacan. Ang nais ko lang pong maging reaction dun sa kabuuan ng ating presentation is I think this is the real time for to look at the flooding problem outside the municipal level. Kasi po, as earlier mentioned, ako po ay naging nagka-chance po tayong mag-serve bilang isang municipal administrator. At noon pa lang po, no, 2014, 2015, nakikita ko na po yung umuusad at papalaking problema ng pagbaha, lalong-lalo na sa bayan ng Makabebe. That was just like 10 years ago. At ang pagkakaiba nung panahon na yon at saka nung panahon natin ngayon, palagi ko si Sir Engineer Marvin mag-a-agree sa akin, no? Ay napakalaki na po, napakalawak na ng
ng nangyari, no? And totoo po 'yun. We all have the data, the research data, the scientific explanation and basis. Noon pa, hindi tayo nagkulang dyan. Lalong-lalo na po kayo na ating mga academician, no? At mga scientist, hindi kayo nagkulang sa mga datos at sa mga projections na yan base sa scientific analysis, no? Ngunit parang hindi dumapo yung mga datang yon or yung mga panukalang sa tamang ahensya o sa tamang grupo o sa tamang forum, no? Na pwedeng tumalakay sa problema ng pagbaha in a regional level. So ako po ay masayang-masaya ngayon dahil meron po tayong nagkaka-traction na itong ginagawa nating malawakang pagmusisi kung ano ba ang talagang nagiging problema ng pagbaha, no? At ano ba ang talagang pwedeng solusyon para hindi naman po sayang yung ating pera, hindi sayang yung ating binabudget, yan man ay manggagaling sa ating sa kaban ng bayan or uutangin sa ibang mga financial institutions, no? So yun po ang aking mungkahi ay patuloy po natin gawin ito. Let's continue to have a single voice, a bigger mixture of stakeholders, no, para marinig tayo na hindi ang problema ng makabebe ay hindi kakaiba sa problema ng kagunoy. Hindi kakaiba sa problema ng masantol. Kasi po ang kadalasan nangyayari ang psyche ng isang elected official pag upo niya ay okay, uupo ako, ito ang bayan ko. Binabaha. So paano ko susolusyunan ang baha sa bayan ko, no? Kahit ubusin mo yung 5 taon na ERA or NTE na NTA ng munisipyo, hindi mo masosolusyunan yung baha dahil it is beyond the borders of the municipality. And it is high time, no? I just want to reiterate, no, ito pong ganitong pagtingin na, no, malawakang pagtingin na sa pagbaha. Kasi po dito lang natin, no, kung meron man posibleng solusyon to mitigate, even just mitigate, not to eradicate yung flooding, is this ano, this way of regional approach, no? At tama po, no, yung in the long term, in the long run, mafi-feel po ng isang bayan yung mga pahirap, no, na nagiging effect ng flooding. It may not be immediate kasi ang mga tao ay usually magfo-focus sa immediate, no? Baha kami ngayon, so ito yung gagawin ko. But eventually, yung nakikita nating epekto sa strain sa ekonomiya, strain sa health, strain sa edukasyon at quality of life ay eventually mafi-feel na rin natin. So, yun lamang po ang gusto kong bigyan ng magandang ano ba yun? Isang congratulatory ano yung pong grupo natin, and especially kayo po ang Future Earth who spearheaded this particular activity na sana ay magkaroon ng traction, no, papunta sa regional level sa RDC, no, na I believe na ito po yung talagang ultimate goal natin para magkaroon tayo ng holistic approach. Nung pong last time na umattend ako, na nag-present ang ating DPWH, ako ay isa sa mga nagulantang na meron pala tayong mga in place or naka-pipeline na solusyon, no?
in order to address the regional problem of flooding, no? Subalit ilan lang yata yung nakakaalam at nakita natin na even si Congresswoman Ana York kakaiba yung alam niyang solusyon dun sa pinopropose pala ng DPWH. So yung mga ganitong forum or fora na nagkakaroon ng pagkakataon na maisiwalat yung ating mga plano, no, in a regional or municipal or ano-ano pa, ay maganda na napag-uusapan natin at eventually ma-harmonize natin yan at magkaroon ng isang malawakan at unified ika nga na solusyon sa ating problema ng pagbaha. So yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Jomel Cruz. Ngayon, baka pwede naman natin madinig si MP Marvin Reyes ng Hagonoy, Bulacan. Mr. Marvin Reyes, yes, please. Magandang hapon. Pasensya na po, driving lang po ako ngayon eh. Gayunpaman po ay magandang hapon po sa inyong lahat. Narinig po ako? Yes po, sir. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng pamahalang bayan ng Hagonoy, sa pamumuno po ng aming punong bayan, Mayor Baby Manlapas, at ng bumubuo po ng sanggunian bayan ng Hagonoy sa pamumuno ni Vice Mayor Charo C. Alvarado Mendoza, kami po ay lubos na nagagalak at taus-pusong nagpapasalamat sa National Academy of Science and Technology, Department of Science and Technology, Bulacan and Region 3, Future Earth Philippines, at sa lahat po ng mga organisasyong nakabahagi sa mga isinagawang ugnayan at talakayan tungkol sa riparian and wetland towns of Pampanga and Bulacan. Isang karangalan po ang maanayahan sa inyo bilang speaker ngayong hapon para sa The Filipino SDG Action Hour bilang kinatawan ng aming pamahalang bayan. Nagpapasalamat po kami sa inyong atensyon at paglalaan ng panahon upang mabigyang pansin ang kalalagayan ng aming munting bayan sa paghahanap ng solusyon upang maibsan ang lumalalang suliranin ng pagbaha. Sa unang ugnayan po ay atin pong tinalakay ang flooding problems, root causes, and problem analysis. We recognize the facts that flooding in our areas are mainly due to land subsidence and sea level rise, and compounded by other factors such as the ill effects of Mount Pinatubo eruptions, sediments from the upstreams, encroachment, improper drainage system, dumping of garbage on water bodies, among others. Being located also at the outfall of Pampanga River Basin, our municipality is vulnerable to upstream flooding. Dahil yung pong mga water runoffs sa buong Pampanga River Basin ay dadaan sa bayan ng Hagonoy bago po ito madrain sa Manila Bay. Sa ikalawang ugnayan po, ay nakabanaag kami ng pag-asa na bagamat mas lumalala ang problema sa baha, in exploring alternative strategies to alleviate flooding problems in Central Luzon, kami ay kaisa at naniniwala na ang solusyon sa baha ay nangangailangan po ng whole of government and whole of society approach. The combination of engineering and nature-based solutions will require enormous efforts and resources, kaya't hindi ito kakayanin ng isang maliit na bayan tulad ng Hagonoy at ng Makapepe. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na ang aming maliit na boses sa pagkatok sa pinto ng mga kinauukulan ay lumalakas. Mas marami ang nakakarinig. Makakaasa ko kayo na kami ay lagi ninyong kaisa sa mga mabubuting hangarin na mabigyan ng science and technology-based solution
ang mga problema ng ating bayan tulad ng baha na aming nararanasan. Kaya muli po, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong lahat at magandang hapon po muli. Maraming salamat po. Yan po si Marvin. Alam nyo, itong ating pagpupulong-pulong noon ay kaya kami na kabisita sa Pampanga at sa Bulacan ay dahil sa initiative ng mga taga DOST-3, lalo na si ang director ng PSTO Pampanga at pati naman ng PSTO Bulacan, na sila ang naghahanap ng mga eksperto na pwedeng tumulong. Nandyan po ang mga naging speakers po ay sila Mahar Lagmay, andon si Fernando Siringan, si Georgine Primavera, ang sila Glenn Tabios, andon din si Anadel Cabanban, si Toby Tamayo naman din na merong practical experience siya sa kanyang yung reforestation na nakakatulong din sa water resources, ano po. So siguro ngayon gusto rin nating madinig yung kung ano sasabihin ng mga taga Pampanga at taga yung ating DOST officers. Andito pa ba sila? Kanina nakita ko yung sa Pampanga. Nawala na ata. O baka mayroong connection problems. Si Ma'am Angie po, ma'am, nandito po. Yeah, si Director Angie. O sige, Josh, ikaw. I mean, Josh, Paul. Hindi ko yata nakikita lahat ng participants dito sa aking screen. Nasa attendees pa po si Ma'am Angie, pero pinapromote na po as panelist. Oh, can you promote everybody as panelist? Para mas marami tayong makausap. Sige po. Baka merong pa kayong ibig... Alam nyo, talaga importante tulad ng sinasabi ni Dr. Doy Romero, yung maging regional ang approach. Kasi isa sa mga nadinig namin noong umunta kami sa iba-ibang municipalities, sabi ng isang municipalities, may ginawa raw doon sa tabi nilang municipality na remedyo sa baha. Tapos dahil doon sa ginawang remedyo sa kanilang kapitbahay, sila naman ang lumala ang baha. Kaya yung tama yung sinasabi na kailangan talaga integrated regional approach, provincial, regional, at saka yung parating sinasabi na maging ridge to reef approach, the highlands to oceans approach. At mabuti pati ang ating mga politiko ata ay medyo na nakakadinig na dito sa ginagawa nating tulong-tulong na pag-analisa ng problema. Ang mga mayors po ba ng inyong bayan ay ano po ang kanilang feeling tungkol dito sa ating ginagawa? Kay Sir Jomel Cruz and kay Pundalawa, kung pwede niyong masabi sa amin kung ano po reaksyon ng inyong mga mayors. Yes po, magandang hapon po muli. Ang amin naman pong punong bayan, si Mayor B. Dimanlapas, ay talagang ang problema po sa baha ang talagang pinakapangunahin naming priority sa una pong niyang termino. In fact, umatin po siya doon sa dalawang araw na isinagawang forum ng UST sa San Fernando. Ganun po talaga siya kasi na maghanap ng tulong, maghanap po ng koneksyon kung paano po ba kami makakapunta doon sa tamang tanggapan o organisasyon na makakatulong po doon sa problema namin sa pagbaha. Talaga pong pagdating po sa suliranin ng ito,
ay full support po ang aming punong bayan. Maraming salamat po. Sino po yung nagsalita kanina kasi hindi ko pa nakikita sa aking screen? Si Sir Kayo Marvin po. po yun, ma'am. Ah, Marvin. Ay, ikaw ba yun? Oo. Sige. And kayo po, si Mr. Jomel Cruz. Magandang hapon po ulit. Sa amin naman po, sa ngalan ng aming mayor, Leonardo Bobong Flores, gayon din po, dahil number one na suliranin namin ay ang pagbaha, talagang welcome na welcome po yung mga ganitong pag-uusap, no, kung na maaring magdulot ng ibang panukala para sa solusyon ng pagbaha. Gaya nga po kasi nung nasabi ko, ang tendency po kasi ng isang mayor o ng isang alkalde ng bayan tumingin muna sa kanyang bakuran kung paano niya, kung kakayanin ba na ayusin yung problemang pagbaha. Pero ganun din po ay nahihinto siya doon sa nahihinto po kami doon sa kawalan ng talagang permanente or mas long-term na solusyon, no? Ang kadalasang ginagawa po natin ay adaptation. Katulad nung kapag baha ang daan, ay itataas mo dahil to give in to the economic activities naman at yung ibang social aspect ay hindi na ganun ka-stress, no? Pero hindi yung solusyon. Pero ang ginastos mo rin na pera ay hindi rin naman ganun ka-simple, no? So hanggang doon lang po ang kinakaya ng isang ng bayan, no, base sa kanyang resources. So yung pong mga ganitong mas malawakan at regional approach nga ay napaka gandang adhikain po na lalong-lalo na mauumpisahan natin sa ngayon, no. And I don't think it's never too late. Ika nga, no? Yung itong mga pinapanukala po natin ngayon na magiging since na naisiwalat na po natin ang problema, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha, maari na po natin gawin or balangkasin yung kung ano yung maaring maging proyekto na talagang sasagot dun sa mga ganitong klaseng problema or naging suliranin na kasabay ng pagbaha. So ang eventually po na naiisip ko lang po, no, kung man matutuloy ito at sana matuloy, no, ang ating pagpupush para makita nila ang ng in a regional level ang ating proposal or ang ating problema at mabigyan nila ng magandang plano, ay sana magkaroon parang katulad nung nangyari ang Mount Pinatubo. Nagkaroon ng Mount Pinatubo Commission na isang commission na wala sa mga political leaders, no. Ito ay commission na talagang tumingin, no, kung ano ang at na nangasiwa sa problema na iba't ibang aspeto na ng problemang dinulot ng mga pinatubo. Sana in the eventuality that we commit ourselves to a regionalistic approach to flooding and spouse yung mga different projects that will alleviate the situation of the people in the flooded areas of Pampanga and Bulacan, there should be an independent commission or a body that could really focus and see, no, oversee the implementation of all this of
this flood, long-term flood mitigation project, rather than yung mag baka mauwi rin sa kanya-kanya yan, no? So yun po yung ako, no, I'm just pushing the envelope further na since we have started this, let's make sure that there's an independent, di naman independent, kumbaga isang grupo, isang komisyon na talagang ang tutok lang nila ay yung kung ano man yung mapagkaisahan natin para solusyunan itong pagbaha na hindi lang lokal, no? Kahit sabi mong Pampanga at Bulacan lang po yung tinamaan, pero basically it paralyzed the entire region of Central Luzon. Yeah. Oo nga po, talagang dapat ito pagtulong-tulungan, at I think we are going towards a regional approach na ngayon katuwang natin dito sila Che Kiambao at sila nga sa kanilang inisyatibo nanggaling ito, at si ano Director Angelita Parungao. Maybe Che, can you join in the conversation muna? Ma'am, unfortunately, wala po si Ma'am Shea sa meeting. May seminar po siya as per the OST po pa. Ah, okay. So, I see Ma'am Angie. Yes po, Ma'am Julie, magandang hapon po. Opo, sa amin naman po, no, sa DOS Bulacan, ay taus-puso po kaming sumusuporta, no, sa activity natin na to. At syempre po, kami po ay nakalaang ano, tumalima, no, kung ano man po ang maging, yung mababalangkas po na programa in the future. Kasi alam naman po namin na hindi lang po Hagono, no, ang affected na municipality in Bulacan. Nandyan po ang Kalumpit, nandyan po ang Paumbong, ang Malolos, ang Bulacan-Bulacan, no, as far as Obando. Meron po, ngayon nandyan na rin po ang Giginto, ang Balagtas, no, marami na po, no, ang affected na munisipyo. Tulad po ng nasabi ko, kami po ay susuporta, no, sa programang ito. Sana nga po, no, in the near future ay may parating po natin ito, makapagbalangkas din po ng mga programa at the regional level. And hopefully po, no, let's all pray na makaabot po tayo hanggang national level. Thank you so much po, Dr. Aloy. Magandang hapon po sa lahat. Yeah, magandang hapon. Talagang gusto natin sana marating unti-unti itong maging regional, tapos at siyempre, yung national level, dapat maging concern din ito. Paul, maybe you can take over. May mga questions kasi dito sa Q&A. Yes po, ma'am. Thank you po. Thank you po, Ma'am Duli. And thank you rin po sa Director Angie and to Sir Romel and Sir Marvin. We have questions lang po from the Q&A box. Pero medyo, I think this concerns po yung ginawang activity ng Future Earth Philippines sa Pampanga. Let me just first answer mga question po ni Ma'am Jane Reyes. She said, strategic plan was mentioned incorporating the concerns in the problem 3. What is the core problem? Were the problems transformed into objectives to come up with immediate, short, and long-term strategies to control flooding? And what are the solutions drawn from the cost-effect relationship in the problem 3, which we can start now? Ma'am Luli, will it be okay po if i-share ko po dito yung problem 3 natin? For the sake of discussion and to makita po natin mga attendees yung problem 3 na na-generate po sa Pampanga. Sige. Pwede mong palakihin ng konti. Ito, Jane, yung central problem na na-identify, na pagkasundoan is yung worsening, widening, and persistent flooding in Pampanga and Bulacan towns. Tapos, hinimay-himay ito into yung flooded streets, flooded schools, flooded houses, etc. Tulad ng sinabi ni Doy Romero. At meron din paghihimay ng mga causes and mga iba-ibang levels. Ano? Ngayon,
Nasaan mga yung question niya? Ano nga yung isang question mo uli? Yung nawala eh. Dito. Ma'am, yung next question po is, what are the solutions drawn from the cause-effect relationship in the problem tree which we can start now? Itong problem tree na ito, ginawa ng grupo ng mga kasama ang participants dito sa pagbubuo nitong programa. Actually, sa kanila nang galing yung mga inputs para gumamit ng mural, andoon sila Daday man nag-facilitate ng workshop, si Dr. Doy Romero. At nung huling pagsasama natin sa San Fernando, nakapaskil itong parang wall, kasi laki, nakadikit sa wall itong problem tree na ito, kung saan nagbigay pa ng mga inputs at comments yung mga stakeholders. Ang isa sa mga natatandaan ko, hindi ko malimutang isa sa mga comments is yung pagdating sa illegal logging, may nagpaskel na pinapadelete yung illegal logging. I think taga DNR. Pinapadelete yung illegal logging kasi wala raw illegal logging. Tapos pati yung nung nag-usap-usap tungkol doon sa illegal fish ponds, meron din nagkomentaryo na, ay, wala naman illegal fish ponds kasi lahat sila are certified. So, iba-ibang comments pa yung aming bago mag-post ng solution, kailangan makita muna itong pinapolish pa itong problem tree. At ang solusyon ay kailangan manggaling sa mga tao rin, kasi parang ito ang ginagawa natin, inclusive ang problem diagnosis, tapos yung pati inclusive din yung pag-propose ng solutions. Ang isa sa mga sinasabi ni Dr. Doy Romero is sana pulong natin yung mga stakeholders ay magsabi, ang magbigay ng commitment na kung saan, kunyari, masabi ng ay pwede na ng isang agency o ng isang munisipyo o ng mga tao na dito sa cost na ito, pwede namin itong tutukan at kami ang gagawa nito. Hindi lang tayo magsasabi ng mga solusyon, kundi gusto natin magkaroon ng commitment yung mga tao at saka yung mga agencies na concerned in certain aspects yung sa mga iba-ibang problema. So masasabi naman natin na siyempre pagka meron diyang yung mga groundwater subsidence, ano ba cause ng groundwater subsidence? Hindi ba ito yung pagkuha ng tubig sa ilalim sa ating mga underground water sources? At ito, kailangan commitment ito ng mga kumukuha sa ilalim ng mga subdivision ng tubig at saka mga ibang mga negosyo na malakas kumuha ng tubig sa ilalim kung sana magkaroon din ng policy na itigil muna yung pagkukuha ng pag-extract ng groundwater. Pero para bago magawa ito, dapat sana mag-provide ang gobyerno ng alternative source of water na mura, hindi ba, at malinis. Yung ganon, hindi agad-agad, I mean, sa isang workshop, hindi, unti, ang ganito, dinidiscuss sa iba-ibang sektor. Nag-present si Doy, yung presentation kanina, na-present yun sa Climate Change Commission ng region. Tapos ipinipresent pa yan hanggang magkaroon ng regional, sa Regional Development Council, kung saan dapat imbitado rin ng mga iba-ibang stakeholders, yung mga taga ng iba-ibang stakeholders na concerned dito sa baha. So, unti-unti ito at eventually gusto namin maging national kasi itong ganitong problema,
Although hindi kasinlalanan nangyayari sa Pampanga at Bulacan, ay maaaring mangyari din say, sa Mindanao at sa Visayas. At sa Mindanao nga, nakausap ko na yung mga taga Region 11, si Director Anthony Sales, ang gusto nila rin tutukan itong water management problems. So, yun lang na hindi natin agad mabibigyan ng solusyon. I mean, I don't think anybody has a solution right away. So, unti-unti pag-uusapan ito kung ano ba talaga ang maaaring gawin at dapat may commitment na ito talaga tututukan ng isang ahensya. Yung ganun. Pero lahat sila dapat matutukan. Sige, Paul. Ayo. Thank you po, Ma'am Luli. We have comments po from Sir Ike Senyeres. So, first is, maybe that is already beyond the capability of RDC. Maybe what is needed is something as massive as the Tennessee Valley Authority, or maybe something as big as the Southern Philippines Development Authority. This will be noted po, sir, and we can use this as reference or mga pwedeng pagbasihan po pag nagkaroon po ng national conference on addressing the flooding problems of Pampanga and Bulacan. Do we have questions po from our panel and our participants? Or baka may comments po from the panel on the presentation of Sir Doy on the symposium outputs po. Or even comments pa rin po from our guests on your opinions on how we can address yung flooding problems sa respective municipalities po natin. Baka si Dr. Maala, nakikita ko siya ngayon na andito. Baka meron kayong maiko-contribute na ang tawag mo dito kung suggestions o komentaryo. Ma'am, doon sa ano yung sa mitigation na yung mitigating ano mga ginagawa ng mga local governments para sa mamamayan para mabawasan na yung ano yung paghirap nila sa baha. Ano-ano kaya yung gusto ng tao na tulong sa kanila? Baka tinatanong ba sila o kung ano na lang yung ibibigay ng local government sa So baka maaring masagot ito ng ating mga taga ni Mr. Reyes at saka ni Mr. Cruz? Kasi pag ano yan sa mga newspaper or ano, nakikita natin na may balot-balot ng binibigay sa kanila. Pero aside from that, ano pa kaya ang gusto ng tao na may bigay sa kanila ng gobyerno para maibsan yung epekto ng ano flooding sa buhay nila? Misorbi ba o tanong na ano ba yung talagang gusto nyo aside from food or what? Ayan, si Marvin Reyes, please. Yes po, magandang hapon po. Ito po yung naging experience ng din namin itong nakaraang baha dulot ng Egay at Falcon. Surprisingly po, yung pong mga tao, masaya na po sila doon. Mabigyan lang sila ng rasyon o yung mga relief goods. Yung po yung talagang di ko rin masyadong makapaniwala dahil based po sa feedback ng mga tao during the flooding, parang okay na kami dito without thinking po yung long-term solution na yung mga malalaking mga massive na flood control projects. Parang pag nabigyan niyo na po sila ng immediate na assistance, parang okay na sa kanila masaya na po sila Surprisingly, yun po yung naging feedback po namin itong nakaraang Egay Falcon. Pero yung pong mga nakakaintindi, yung pong mga nakakaunawa,
ang tanong pa rin talaga ay ano yung ating medium term and long term solution dito? Ang lagi naman po naming sinasabi, the plans are andyan na po eh. Katulad po noong ipinresent last September ni Engineer Fano, yung Pampanga Delta Development Project Phase 2 at yung Central Luzon Flood Control Project. Napakalaking bagay po noon. At kami po talaga, nung nakita po yun ng aming mayor, talagang full support po siya dahil among the LGUs in Central Luzon, kami po yung unang makikinabang kung mabubuo, makukumpleto po yung dalawang malaking project na yon. Dahil yung problema po namin sa high tide at saka doon sa upstream flooding ay nakita po namin na matutugunan nun. Kaya tinatanong nga po ni Mayor noon kung sino ba yung ahensya na dapat nating lapitan, whether it is local, national, or international, para po talaga matiyak na yung mga planong yun na nailahad sa amin noong nakaraang forum, ay paano po ito maisa sa katuparan? Then, follow up, ma'am, ano? Ito bang constant or regular flooding sa municipalities na ito? Hindi ba deterrent o parang nag-discourage ng investors, businessmen na mag-put up ng kanilang negosyo sa mga towns na ito? Kasi baka sabihin nila, palagi naman binabaha dyan, sisira lang yung infrastructure or what. Ito ba yung problema, sir? Ito ba yung problema? Ang una po na naging impact talaga sa amin ng pagbaha is yung out-migration. Based po doon sa records na naitala namin tsaka na iproseso, talagang halos every year, kung di po ako nagkakamli, almost 3,000 per year po for the last 6-7 years yung nawawala po sa populasyon namin based po doon sa ginawa namin projection. At pagdating naman po doon sa investment, surprisingly din, ay tumataas pa po yung number of business registration namin. Una, nung nakaraan pong COVID, even during the pandemic, alam naman po natin, naghigpit sa mga business na, kaya marami po yung business na nag-apply para po makapagpatuloy pa rin sila ng negosyo despite the pandemic. Akala po namin, after the pandemic, bababa pa rin yung o babalik na doon sa dating bilang ng business sa Hagunoy. And surprisingly again, ngayon po pataas pa rin po yung bilang ng business na nare-register sa amin. Tingin ko po meron din pong mga nakikitang opportunities sa amin despite the condition. Kami naman po kasi parang nakita ko rin po sa amin, sa mga tao sa amin, mabigat man pong tanggapin, parang nakasanayan na rin yung baha. Nakapag-adjust na po. In fact, yun po talaga yung isa sa mga naging response ng tao in general, yung adaptation. Kung I don't know lang po kung nakita nyo na sa news, locally or internationally. Sa ngayon po kasi, isa pong tumatak sa amin ngayon sa Hagunoy na bunga ng pagbaha sa amin na naging adaptation, yung pong tikling na tinatawag. Ito po yung mga tricycle na elevated na ginagamit po ngayon sa amin para lang po kahit po hanggang binti, hanggang hita, hanggang bewang ang tubig, yung tricycle po ay bumibiyahe pa rin. Nag-adjust na po yung mga tao sa amin para lamang kahit nanyan po yung baha, tuloy pa rin po ang buhay. Thank you, sir. Maraming salamat. May? Yes. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon kay Mr. Reyes. At sa bumubuo ng ano ng nagproyektong ito, maganda. Kaya lang nalulungkot ako kasi imagine na tinatanggap nila yung sitwasyon, nakapag-adapt na sila. Nakita ko yung video noon. Ang sabi ng babae nga, okay na sa akin to, nandito ako sa habang tumataas, umaakyat din siya sa bahay. So parang nakakalungkot yun. Isipin natin kung ano talaga ang magandang solusyon. There are technological and engineering solutions. Pero hindi lang yun ang dapat tutuunan. Ang laki na sociological dyan, social. Bakit sila adapted na? Okay na. Tapos,
kahit na magtanggal ka ng katakot, takot na sales at basura, babalik pa ulit. Bakit? Kasi tinatapon din ng mga tao, no? So pabalik-balik yung problema. So isipin natin, ang Netherlands, ang Amsterdam, hindi ba alam natin yung istorya doon na pag malakas ang malaki ang bagyo at mataas ang ay bumabaha. So ano ginawa nila doon? Ano ang ano ng mga tao? Paano nila ginagawa? Sa Japan, yung isang river doon na napakalaki, talagang every year yon nililinis yon. Tsaka yung lake. Pero kahit hindi nagtatapon ng mga tao, kasi hindi sila nagtatapon ng basura, they take their trashes. If they go to a park, they go to an event, they bring back their trash, no? Talagang magaling sila doon. Yun ang ating weakness eh, as a people, no? So, paano natin maaayos yun, matutulungan ng mga tao natin na yung social aspects na yun. No, nung bata ako, tanabotas ako nung panahon na yun, hindi kami binabaha. Linisin mo, tapat mo, linisin mo. Pero ngayon, alam mo, bumabaha. Ang nabotas, hindi lang naman dahil dun sa mga tao sa nabotas, but all over, all around, no? Kasama na rin hanggang Bulacan yon, kasi ano na yung Bulacan doon. So, maganda yung mga pinag-uusapan, pero ano natin ang ating mga social scientists. At saka siguro kahit na yung kulang na kulang tayo sa psychiatrist eh. No? So, yung pag sinabi mong nag-adapt ka doon, bakit ka mag-a-adapt na tanggap mo nang mahirap ka? Kailangan magpupursige pa din, di ba? So, maraming salamat sa ginagawa ng Future Earth Philippines. Luli, saludo, ano? Tsaka sa ating mga resource persons. We support you, no? Yung pag may sinasabi kaming ganun, hindi para sirain, but para madagdagan pa, para mabuo. Maraming salamat. Maraming salamat, May. Ang talagang ang goal dito, ang end point na hindi end point, kundi yung pagtutulong-tulungan nating marating ay ang isang regional systems approach na dapat transdisciplinary, social and natural sciences, at saka inclusive, kasama lahat ng stakeholder. Yun ang gusto naming magawa na tayong lahat talaga tulong-tulong, no? At ano, ang sinasabi nga, dapat reach to reef approach, ang umpisa ng solusyon ay hindi lang sa baba, kundi doon sa pinanggagalingan ng tubig sa taas, andyan ng Caraballo Mountain, Sierra Madre. Kung nandito si Glenn Tabios, na ipakikita niya kung saan-saan nanggagaling yung mga river systems na pinanggagalingan nitong mga baha. At siya nga ang nagsabi na taon-taon meron pa rin bumababang sediments na dahil sa deposito nung Mount Pinatubo eruption. So kahit mag-dredge ka ngayon, ano, mababago pa rin yan. May dadating na naman yan na sediments from that. At ang laki talaga ng nagawa nung Mount Pinatubo eruption. May sinasabi siyang channel between the Pasac River Delta at sa Pampanga River, ano yon, ginawa, artificial na channel yon na ginawa para yung tubig sa Pampanga River ay mapunta sa Pasac River, makatulong sa drainage ng Pampanga River. Pero nung pumutok ang Mount Pinatubo, sabi niya, nabaliktad ang flow. Na yung galing sa Pasac River ngayon, pumupunta na sa Pampanga River. So nakaka-contribute pa ngayon sa baha sa Pampanga River yung dating ginawang channel. Kaya yung paggagawa yung mga engineering solutions, dapat pag-isipan din talaga at magkaroon ng futures thinking, yung analysis, ano kaya ang mangyayari. I mean, yung kailangan andyan, may sinasabi sila mga nature-based solutions, yung mga nature-based solutions, may social solutions din na kailangan. At
yung unintended consequences na posible mangyari na makakasama sa ating, na kunyari may solution tayong ginawa, kailangan pag-isipan, meron bang unintended consequences later on na posible mangyari? Kaya ano yan eh, napaka kailangan talaga tulong-tulong, masyadong komplikado itong problema. So, ito, baka may masasabi rin si, ano, si Director Angie. Yes po, Ma'am Loli. Talaga po, it should be a concerted effort, no? Not only the LGU, but also the national government, the different national government agencies. And most especially po, doon din po sa mga tao, sa mga constituent natin na namang-apektado po nitong mga baha na to. Hindi lang po isang agency ang makakapag-craft, no, ng possible solutions, but yun nga po, tama po yung sinabi nyo kanina na dapat po, it should be a consultative, no, para yung mismo mga naapektuhan din, no, ng mga LGU, sila rin po ang tumulong para maka-identify itong mga possible solutions dito sa problema natin ito. And also our stakeholders po, no, mga lalo na po yung mga leaders natin, mga congressman, not only the mayors but also the congressman, the governors, no, na sila din po ang makakatulong para maibsan na po ang problema sa bahay. Salamat po. Maraming salamat, Angie. Ito, naka-raise ang hand ni Mr. Jomel Cruz. Opo, maraming salamat po. In addition po dun sa mga nasabi earlier, lalo na kay Academician na Ma'am Evelyn Mendoza. Yun naman pong problem three natin na buo, it doesn't only focus on the engineering intervention that we would like to help solve the flooding problem. Meron din po naman social aspect, yung social transformation na sinasabi ninyo na kasabay ng mga pinaplanong mga engineering intervention, na kasi po yan na yung dapat parang unahin eh, kasi nandun na tayo sa sitwasyon ng medyo may kalalaan na yung problema. So a major engineering intervention should be in place, at kasabay nun yung social transformation ng mga stakeholders, ng lalong-lalo na yung taong bayan, na magkaroon, okay, sige, ito yung mungkahi namin, ito yung proyekto na makaka-solve sa problema ng pagbaha, pero kailangan meron din kayong participation. Ano yun? Maging maingat sa environment, gawin na be diligent sa responsibilidad ng pagtatapon ng basura sa tamang paraan. So, in all sorts, no? Yan po ay kailangan sa bayan, no? Hindi lang yung, okay, pag ginawa mo rin engineering intervention, balik pa rin sa dating gawi na, okay, may solusyon naman eh. So eventually, sabi nga ninyo, pabalik-balik lang. So, kailangan kasabay yun, yung social transformation din. Siguro, mas maganda ipakita na kaya tayo nagkaganyan, umabot sa ganito. It's because of our own doings also, not only the nature's doing. No? So, para ma-realize ng mga mamamayan, kasama na ako doon, no? Na we have continuing responsibility even after all these solutions, all these interventions have been made, no? Kaya nga po yun, ang balik ako dun sa punto ko na sana mayroong isang body na mangasiwa nitong kung sakaling we embark on this sabihin kong for me once in a lifetime effort to solve the our problem, no? There should be a body, no? Gaya ng sa I believe sa Netherlands ganyan, meron
talagang isang body na nakatutok lang on how to maintain and improve their diking system and the pumping system to keep their place dry or submerging water when they need it, no? So parang ganun, no? They have full control of their water, no? Whether they want it inside or out. So parang tayo ganun lang, no? Since we cannot really change our geographic location and yung talagang nature ng lalo na yung kami nga sa baybayin dagat, no? Hindi natin mababago yun. So at least we can take a little control of it, no? Na hindi man maalis 100% yung ating pagbaha, pero we can limit it like isang buwan or gano'n. Yung we can play with it to our advantage, no? Since kami naman po, katulad ng nasabi ni Sir Marvin, no? Hindi po kami malungkot na tao sa mga bebe kahit buong taon ay nasa baha ang karamihan, no? We are very fearful people, no? Yun nga lang po, kapag nakaharap sa camera at ini-interview, gusto ng reporter na ilabas kung ano yung nakaka yung human side, no? Pero magtataka ka na okay, malalim man tubig, pero we go on with our life, no? We adapt. Hindi ko alam kung sino na unang merong ang tawag doon, yung innovated tricycle, no? Kung sa Hagono, iba ho sa amin, no? Nagkopyahan lang kami, pero ganun din po sa amin, no? Kaya, pati yung mga jeep, pati yung mga kolong-kolong ay dinevise yan to traverse knee or higher than knee deep water, no? So that's our way of adapting. And sa kasamaang palubod, natural yung mga vulnerable sectors natin, no? Ay yan po ay yung mga nasa survival mode lang, na kapag binigyan mo ng ayuda, binigyan mo ng they're already satisfied and they feel like they're taken care of. Pero of course yung mga critical na population, na parte ng population who have their critical minds and a little able than the rest, they are looking for a better or a long-term solution, no? Balik ako dun sa tanong kanina, it is true also na kahit po may baha, hindi naman po namin nakikitang paurong yung pag-unlad, or if meron bang pa, I mean, hindi naman po na-hamper yung pag-unlad ng Makabebe. Marami pa rin pong negosyo na gustong pumasok, na siguro related din ang tawag dito, sa sitwasyon, no? Alam nila na ganito, so okay lang ako kahit baha for 6 months or 3 months, no? Ganun din po, no? And yung pong naging tradition or naging tawag dito, naging gawain na ng mga tao dun sa Makabebe ay ayaw po talaga nilang umalis doon, no? Isa pong nakita natin sa problem trio, no, na people residing in those area would rather stay in that area despite of the flooding na pa-worsen ng pa-worsen. Ang ginagawa po nila is lalong-lalo na yung merong kaya na, bibili sila ng isang property outside Makabebe, marahil sa may Apalit, sa may Malolos, kung saan hindi binabaha. At yun po yung nagiging ano nila, evacuation house nila, no? Yung mga parents nila na ayaw umalis sa Makabebe, pag tag-ulan na, oh, naitay, dito muna kayo sa
sa amin, sa may Apalit or sa may Malolo, sa may mga bagong subdivision dyan na meron silang property, at ililikas doon. And then eventually, pag medyo okay na, ibabalik na sila doon, no? Ganun po. Ganun po yung parang, yeah, socially parang it's something na hindi katanggap-tanggap, no? Pero or hindi ka panipaniwala. But on that social aspect also or humanitarian aspect, parang kasi kapag tanggap mo na or mahal mo yung lugar mo, kahit ano yung a little inconvenience is okay with you, no? But it doesn't give you the excuse na let's just remain there, no? Ganun. So nandun po yung tuloy-tuloy na adaptation na eventually nagiging resilient yung tao because of that. So kaya kaming siguro ni Engineer Marvin ay dahil ayaw umalis ng mga tao sa Makabebe, patuloy kaming magsiserve ng mga tao sa Makabebe. So, yun po. Oh, so, NP Marvin, ano mo sasabi niya? Yes po, I couldn't agree more kay Sir Jomel. Talaga pong ang Makabebe at Hagunoy, halos pareho po kami ng sitwasyon. Even po yung social aspect na nabanggit ni Sir Jomel, ay pareho din. In fact, sa amin po, meron po kami dalawang islang barangay na talagang sila po yung nakafront doon sa Manila Bay. At halos lahat na po ng mga bahay doon, yung mga ground floor doon, wala na talaga. Ibig sabihin po noon, kakatambak po ng mga bahay nila, ng mga properties nila, lumubog na yung first floor nila, ayaw pa rin nilang umalis. Ang sinasabi po nila, dito kami pinanganak, dito kami nabuhay, dito rin kami mamamatay. Kahit na alam naman po natin na kapag ka high tide, kapag may storm surge, kapag may bagyo, ay talagang nahanap po sila ng immediate na kapitbahay o kamag-anak na pwede nilang masilungan pansamantala, at kapag tapos na po yung unos, kapag tapos na yung bagyo, kapag wala ng tubig, back to normal na po sila. Yung po talaga yung bagamat hindi po katanggap-tanggap yung kanilang pagtanggap sa sitwasyon nila, ay ganun pa rin po yung ginagawa nila sa kanilang buhay. Ang kung meron lang din po talaga tayong konkretong malilipatan, ay halos kalahati rin po ng mga mamamayan doon ay mas pipiliin nila na manatili doon kesa po lumipat po sila sa ibang lugar, dahil unang-una po nandun po yung kanilang kabuhayan. Ayaw na po nilang mabago yung ganong lugar na kanilang pagtatrabuhan. Mas gustuhin po nilang manatili na lang doon sa lugar na yun. Yun nga, ang talagang mahal ninyo ang inyong bayan, no? Siyempre, ayaw iwanan, doon na tayo yung mga ninuno natin, yung mga cultural attachment. Oo. So, meron pa bang question diyan? May comment lang po ulit, ma'am, from Jean Reyes. Thank you for the clarification, NS Cruz. As I understand, it is still in consultative and organizing phase where the commitment and concerted effort of the different stakeholders have to be elicited and resources be allocated. Meron pa? And ito po is random question number from an anonymous attendee, pero I think nasagot po ito on our previous SDG Action Hour tungkol po sa possible benefits ng flood sa mga communities. So, hindi po kasi kami authority to answer this, but we can assure you na nasa previous SDG Action Hour po natin ito, which is already uploaded sa Facebook and YouTube po natin. Nakita ko dito si Academician Virinia Cuevas. Isa sa mga posibleng magawa doon sa mga parating flooded areas, merong mga ginagawa, meron sa mga ibang countries, meron mga floating gardens, mga, or nabanggit din ni, kinoconsider din ni Congresswoman Ana York, yung sabi niya, maybe yung dapat one should shift to mga
houses on stilts para doon sa mga talagang malalalim na area. So, G, si Dr. G. Cuevas, baka pwede niyang sabihin yung, di ba nagkaroon, sabi mo, nabanggit mo noon na nagkaroon ka na ng project on floating farms or floating gardens? Hello, Dr. Cuevas. Sa Masantol ba yun? Apo, magandang hapon po sa lahat. Nagkaroon nga po ako ng eksperyensya tungkol sa floating garden sa Masantol. Mga 2019, kasama ko po ang NGO concern na mayroon silang activity sa Masantol na pinoproblema nila ang pagkain ng community kapag ka na binahana, isolated sila from the community at problema yung pagkain. So ang ginawa namin, inimbita ako, gumawa kami ng mga floating gardens at ang ginamit namin, ang gawa kami ng compost mula sa water hyacinth. So ang pinaka-fertilizer ng mga vegetables ay galing sa binulok na water hyacinth. At naging matagumpay ito. Kaya lang, ang funding kasi ay galing sa nakakuha sila ng funding from abroad. Eh, hindi na naipagpatuloy kasi nawala ang funding. Sinubmit ito sa DOST Region 3 pero hindi nagtagumpay. So, nasuspend. Pero ang sinasabi natin is, kayang makompost, magawang compost ang water hyacinth at pwedeng maging fertilizer at makasuporta sa pagkain ng mga communities pagka sila'y na-isolate mula ng pagkapanahon ng tagbaha. Yun lang po. Okay, maraming salamat. Kasi meron ako mga nakikita ng mga floating gardens na since ancient times, meron na palang floating gardens eh. At pati sa Bangladesh, Cambodia, Vietnam, meron din. China, meron din mga floating gardens at may mga floating villages sila na nagiging tourist spot dito sa mga areas na ito. So, and maybe that's one thing that can be considered dun sa mga ibang areas. Siguro po ay magandang makipag-coordinate ang DOST Region 3 sa NGO na concern. Ang concern po kasi ay ang home base nila ay sa Pampanga. Nag-try na rin silang gumawa ng mga floating shelter. Ah, okay. Para pag panahon ng baha ay pwedeng may temporary shelter. Mm-hmm. Kaya lang hindi po na ipagpatuloy at dumating ang pandemic. Ah, okay. Oo. So pwede yung ibigay yung pangalan ng NGO? Apo, i-email ko po sa inyo, Ma'am Luli. At saka baka sige, baka minsan ay sana makasama ka doon sa pagka nagkaroon uli ng mga workshops. Kasi apo, we are going, although ngayon may little consultations here and there, talagang nagpa-plano na for a regional. And tsaka yung sinasabi rin ni Mr. Jamel na regional. And so gusto na yung kung saan mapag-uusapan yung suggestion niyo about some kind of a council. Apo. Very willing po ako na makisama at kahit kaunti ay makakontribute sa solusyon. Salamat po. Yeah, maraming salamat. Si Mr. Jomel is hands raised. Opo. Last na lang siguro, ma'am. Nabanggit po ninyo yung floating garden, floating Parang villages. Villages. Yeah. Actually po,
Sa Makabebe po, nagkaroon ng proyekto ang alyansa ng mga baybaying bayan ng Bulacan at Pampanga ng isang floating house. Ang nag-design po at ang nag-ano parang study nag-design at nag-build ng house ay yung kaantabay po namin yung Netherlands, no? Yung Delft University. Sila rin po yung nag-ano ng sa Hagonoy, no? Nag-study din po sa Hagonoy. At yun po ay parte ng tinitingnan nila kung feasible ba ang magkaroon ng floating house na eventually can become a floating community. Inumpisan po yan bago ng pandemic. At hanggang ngayon po, yung floating house ay okay pa naman, nasa Makabebe pa. And it survived several typhoons and ano. And meron po kaming tatlo na ang pinatira naming family, no, na yun minomonitor ng dong ating mga experts sa ano sa na nasa Netherlands dahil nga po nag-pandemic, so umuwi sila, no, hindi na nila na monitor dito, pero they place some sensors and all so they can keep track of the ano, and we have yet to wait for the final output of the study, no. Yung pong it was designed to withstand a 250 kilometer wind ano, tapos based po sa local yung mga gamit, no, ginamit na parte ng bahay, no? And it's floating, so sumasama po siya sa taas ng baha, no, kahit pataas or kung humupa man yan, sasadsad yung mga floaters ano, and it was anchored, so parang taas, hindi siya lalayo, no? So nung nilaunch po namin yan, in-invite din namin yung National Housing Authority, no, para magkaroon ng panibagong paningin sa mga housing projects, no? Kasi hindi kahon lang yung mga pwede mong i-ano sa housing ipasok para maging housing project, pero yun nga po in-introduce namin sa kanila, pero unfortunately dahil sa pandemya hindi na nakabalik yung ating mga experts, but as of today may nakatira pa din sa floating house na yun. So hopefully we can revive the study and have it reach completion para yung mga recommendation and ano ay malaman natin kung is it really feasible. So para sa isang pamilya na tumira sa ganong klaseng bahay. So, opo, maganda na yun. Magandang eksperimento. Opo. Sige po. I see Dr. G. Cuevas. Apo, ma'am. Natatandaan po ninyo yung isang SDG na kung saan si Academician Alvin Culaba ay isa sa mga resource person at saka yung taga Ilocos na estudyante. Maganda po sigurong i-integrate yung ginawa nilang paggamit ng mga plastic bottles na nakagawa sila ng floating fish cages. So, maganda po sigurong isama natin sila dito para tulong-tulong lahat. Makagawa ng floating fish cages, magamit yung kanilang technology para sa mga plastic bottles na ginagawang floaters. Para sa lahat ng ma-integrate natin. Tama. Oo, pati yung floating houses na... Apo, floating houses. Floating gardens, floating fish cages. Para sila ay kung ma-isolate man, ay mayroon silang pagkain. Oo nga.
Maganda. So, Apo. I think maraming salamat po sa inyo. Ito, 529 na pala. Oh, so, mag, ano, may kanya-kanya pa tayong mga gagawin. Maraming maraming salamat po sa inyo, to ating mga bisita, na sa si Mr. Jomel Cruz na Makabebe at si Mr. Marvin Reyes ng Gonoy. Yes po, maraming salamat po sa paanyaya niyo po dito sa amin. Papasalamat po kami na nakumbahagi po kami ng mahalagang gawain ito. Thank you po. Yeah. At andito rin po, salamat din kay Dr. Angie Parungao. At sila at sa DOST dyan ang nagpupursige para magkaroon ng regional consultation para matulungan ang Pampanga at Bulacan. Sige, ikaw, ano, Paul, yes, pasalamat sir sa ating mga ito, kay Dr. G. Cuevas, Doc Maala, at kay Doc Evelyn May. Yes po, thank you po for a very good discussion ulit this afternoon. And sa mga wika nga po ni Ma'am Dada, hindi na naman po kasi yung oras natin para sa isang mas makabuluhan pa sana ang discussion. Kaya ipapark muna po natin ito and we will still have discussions in the coming sessions ng SDG Action Hour. And for our participants po, nasa chat box na po ang link para sa evaluation form para po sa ating e-certificates. And we will see you again next week para po sa ating ika-49th episode na SDG Action Hour. And this has been another great episode. Maraming salamat po and stay safe. And paghandaan po natin paparating na bagong bagyo. We still have bagong bagyo. Typhoon Jenny, kakapasok lang po ng PAR. So brace ourselves po again. And have a good afternoon po to everyone. Thank you po. Bye.